Bawas yan ng mga hayop. Tapos yung mga hayop, may kanya-kanyang uri. Meron tinatawag na ganid. Yung mga ganid na tinatawag niya, yung mga leon, yung mga tigre, yung mga kumakain ng kapwa hayop, ginawa ng Diyos yan lahat ng bagay na yan. Meron silang mga gagampanan, kagaya nung mga, yung tinatawag natin buitre. Ano tawag? Vulture. Yung vulture. Yun, nakakalipad ng mataas yung vulture. Doon sa kagubata, nakikita niya ro, nakakaamoy siya. Kahit isang kilometro, naaamoy niya kung may nabubulok. Oh, yung mga vulture. Yun naman, vulture pala, yung kanyang saliva, yung kanyang, tawag dito, yung lupay niya, may isang klase ng enzyme na lahat ng klase ng bakterya pwedeng patayin, pati rabies. Kaya halimbawa, mayroong isang hayop doon sa kagubata na matay sa rabies, kakainin ngayon yun ng vulture. Eh, masarap sa kanya yon. Kahit may bakterya, yung patay yun doon sa laway niya. No? Ngayon, kung hindi siya ang kakain nun at ibang makakakain nun, lalaga na pa rabies. Kaya yung mga vultures, yan ang mga kolektor ng garbage sa kagubatan. Kitang-kita mo, mayroong intelligent designer eh. Kaya pala may vulture para wag lahat ng hayop sa kagubatan o sa wild eh magkahawa-hawa ng sakit. Kung may mamatay sa sakit na nakakahawa, kakainin ng vulture. Eh kaya ang vulture naman ang kakain dahil pagkakinain nila, di sila maapektuhan. Yung kanilang enzyme sa saliva nila, mapapatay ang halos lahat ng existing and known bacteria. Eh yan ba, maipapaliwanag mo ba yan sa Big Bang? Ha? Anong ng Big Bang ang magpapaliwanag dyan? Bakit nagkaroon ng isang klase ng enzyme yung laway ng vulture na kayang patayin lahat ng bakterya? Kasi it was intended by the Creator na maging collector ng garbage sa mga kagubatan. Kasi walang nakakarating na tao ron, masisira ang mga hayop doon, magkakahawa-hawa. Kaya yun ang nature's garbage collector. Yung mga vulture. Mabuti yan, basahin mo na ito, Sis Luz. Opo, ayan. Nature's garbage men. Turkey vultures are able to eat carrion and contaminated meat due to specialized digestive enzymes and bacteria in their systems. These enzymes destroy hog cholera, rabies, and other contagious diseases in their digestive system that would be spread if another animal ate the contaminated carcass. For this reason, farmers will often drag an animal that died for an unknown reason or just because he does not want to dig a hole out into a field and allow the vultures to pick the bones clean. The extent of the useful life of this unique germ-fighting enzyme, the turkey vulture will allow its feces to drop straight down onto its own legs and coat them with the enzyme. This prevents the bird from contracting diseases through cuts on its legs and feet while standing in a carcass. Mo, yan ang mga garbage collector doon sa mga lugar na hindi mararating ng tao. Eh kasi may namatay ng, kagaya ng tinatawag nilang masamang sakit ng baka, ano tawag doon? Anthrax. O eh, pagka may bakang namatay in the wild, may anthrax, makain ng ibang hayop yon, makain ng leon, patay ang leon. Kaya ang leon, di naman kumakain ng patay. Ang hinahabol ng leon ay mga buhay. Tamo, eh talagang ang existence ng leon, kakain siya ng buhay. Pero kung merong mamamatay sa sakit, abay, gumawa ang Diyos ng kakain naman ng patay. Yun yung mga vultures, para malinis yung mga kagubatan. Ito bang lahat ng ito is a product of accident or is the product of an intelligent designer? I know that it is the product of an intelligent designer and that designer we call God.